Apostolico sa Europe. At talaga doon po, meron po ang mga lugar na yung mga kongregasyon po ay zero vocation Catholic. Hindi ko na po babanggit kung ano kongregasyon, pero napaka majority ng mga kongregasyon sa Europe po ay kaunting-kaunti na po ang sumasama sa kanila. Pero meron mga iba, okay pa, pero marami pong talagang dumadaing, wala na pong pumapasok na sa aming mga kontento. Eh, totoo ba na may mga simbahan nagsasara na dahil walang sumisimba? Ay, hindi lang po nagsasara. Nung ako po'y dumalaw sa England, yung mga ibang simbahan to naging binenta na po, naging naging ano, commercial house, naging theater, naging supermarket. Nasyasyak ako kasi, pero kasi nga po, naghihirap na rin ang simbahan kasi nakukulang na rin ang simba, kaya napipilitan na rin ibenta yung mga simbahan na wala na pong gumagamit. Napakalungkot, di ba, Kanoli? Pero opo. Yan, imbis na tayo po ay madismaya, ang hamon po sa ating mga leaders, sa ating mga obispo, at mga kardinal, ay huwag lang magdasal. Huwag lang magdasal, no? Kundi pag-aralan ng may bukas na mata at isipan kung bakit nangyayari itong pangungunti at pananamlay ng ato, mga Katoliko. Samantalang, may lahat po naman ng problema ay may solusyon. Ako'y naniniwala ko na ulit. Hamon lang po na nga sa atin ng Panginoong Diyos na malalampasan po natin. Wake up call, Father. Opo. Opo. Salamat po, Father, at magandang umaga sa inyo. Salamat po, Father. Welcome pong muli dito sa Comment on Air. Ako po si Cassius Arceneta, muli pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Inanyayaan ko po kayong muli na panuorin ninyo at unawaing maigi ang pagsagot ko po sa mga kasinungalingan ng mga Depensor Katoliko, partikular itong si Wendell Talibong. Lalong-lalo na po kayong mga Katoliko na patuloy na ginagatasan ni Wendell Talibong. Buksan sana po natin ang ating isipan, ang ating puso. Huwag nating isara ang ating isipan, kundi ang unawain natin ang mapapanood nyo at mapapakinggan. Ang paglalahad ko po ng mga makademonyong aral ng Depensor Katoliko, partikular po itong si Wendell Talibong. Ito po, panoorin natin. Mahirap talaga tuligsain yung katotohanan. Kaya imbinto na lang na walang batayan. Halimbawa, ang Santa Cruz ay masama. Eh di po ba? Santa, Holy, tapos tatawaging masama? O sige, saan na talata sa Biblia na yung sinabi niyang Santa Cruz ay masama? Eh wala naman. Ayan po. Pinagpipilitan na yung pag-aantanda ng Santa Cruz ay katotohanan daw yun. Hindi raw masama yun sapagkat banal na krus daw. Raw nagahamon pa na saan daw mababasa na ang banal na krus ay masama. Mr. Talibong, normal ba ang isipan mo? Kung normal, eh baka naman masyadong mababaw. Wala kayo sa sarili. Hindi mo ba naiintindihan na ang pag-aantanda ng Santa Cruz ay kayo ang may sabi niyan, hindi ako. Ngayon sa tanong mo saan mababasa na masama ang banal na krus sa Biblia, masama po yan sapagkat wala nga sa Biblia yun. Idinadagdag ninyo. Mr. Talibong, malinaw yan sa aklat na Discourses of the Apostles' Creed, page 16, that this practices, the sign of the cross, is not a formal law of the scripture. Idinagdag nyo lang. Masama po sa batas ng Diyos ang magdagdag at magbawas. Kahit tuldok, kahit period, bawal po yan. Kaya huwag mong hanapin sa akin kung saan mababasa sa Biblia na masama ang banal na krus. Masama po yan sapagkat idinagdag ninyo. Makadyablong pagtuturo ninyo. Linalabag nyo ang batas ng Diyos. Masamang magdagdag, masamang magbawas. Eh, dinaragdag mo eh.
Kayong bintang mo sa akin, nasa demonyo ako, ikaw yun. Kayo yun. Kayo ang nagtuturo ng makademonyo. Di malinaw na ngayon, ha? Ikaw kasi, magsayaw ka rin ng taetse. Hindi sayaw ng zombie yun. Sa YouTube, may mga tutorial yan, Wedel Talibong, para tumuwid ang utak mo, para malunasan ang utak mong baluktot. Ayan, ito pa uli. Okay, tuloy natin, ha? Wedel Talibong at mga katuloy ko na nalulukod ni Wedel Talibong. Ito pong sasabihin ko po sa inyo, mababasa ko ito sa Aklat Katoliko, sa Discourses on the Apostles' Creed, page 16. Ano ang sinasabi na aklat na yan? Bago raw ang panahon ni Kristo, ang cross ay sagisag ng kahiyan, kamangmangan, at kawalang dangal sa buong daigdig. Yan daw cross ay itinatatak sa noo ng mga kriminal bilang tanda ng kawalang dangal sa harap ng buong daigdig. Una, walang mabasa dinagdagan ni Sinita. Pakita mo na ang cross ay itinatak sa noo sa mga kriminal. Aba, nag-imbinto si Sinita. Akala nila na sila lang ang nakabili sa naturang aklat na Discourses of the Apostles' Creed. Pinutol-putol. Tama yung naunang pahayag niya, nakasulat yon talaga sa Discourses of the Apostles' Creed, na noong panahon sa wala pa ang ating Panginoon Hesus Kristo, yung cross ginagamit sa pagbitay ng mga kriminal tulad sa Silya Elektrika. Pero yung sinabi niya na ang paglagay sa noo ng tanda ng cross ay inilagay sa mga kriminal. Yun ang dinagdagan niya. Tuloy. Kasi kung totoong mayroon ka nitong The Apostles' Creed, eto, page 16. Ayan o, ayan o. Page 16. The cross was branded upon the forehead of criminals as a symbol of disgrace before the whole world. Ayan, Mr. Talibong. Nuloko mo talaga, mga Katoliko. Kunwari, sasabihin mong mayroon ka ring The Apostles' Creed. Ngayon ka lang nakakita nito, wala kang The Apostles' Creed. Kasi kung mayroon ka, hindi ka maghahamon na ipakita ko. Ayan, pinakita ko na sa iyo. Ano ngayon gagawin mo? Sana magsisi ka, humingi ka ng tawad sa mga Katolikong ninuloko mo. Aaminin mo na sa mga Katoliko na talagang makademonyo ang aral mo. At aaminin mo na talagang nangluloko ka lang, o titigilan mo na ang paghihingi ng abuloy sa mga Katoliko. Yung pangungutong mo sa kanila, titigilan mo na. Sabihin mo dito yan, ha? Dito sa YouTube, sabihin mo sa kanila na nagkamali ka. Totoo pala ang sinasabi ni Ka Cesar Sineta. Hindi pala nagdaragdag si Ka Cesar Sineta. Kaya umpisa ngayon, hindi ko na kayo kukutungan. Patawad po. Dapat ganun ang sabihin mo. At sana sabihin mong ibabalik ko po sa inyo yung mga nalikom ko ng abuloy sa inyo. Fidel Talibong, ha? Yan ang sabihin mo. Oh, mga Katolikong nang napasubo na yan, oh, hayag na hayag yan. Hayag na hayag yan kung anong klaseng turo yan ni Wendell Talibong. Kasinungalingan, pagdaraya, panluloko, makadyablo talagang aral, makadyablong paraan ni Wendell Talibong. At sa katigilan mo na yan, yung pagpapalabas mo ng GCash number mo sa dibdib mo. Tigilan mo na, Wedel Talibong. Hindi ko na masyadong pakahabain. Sana po kayong mga Katoliko na napapasubo na ni Wedel Talibong ay magbagong buhay kayo. Iwanan po ninyo si Wedel Talibong. Huwag kayong mag-aabuloy. Masama po yun, eh. Maski sa batas ng tao, masama yun. Na yung krimen, pagkat tumulong ka sa gumagawa ng krimen, kasali ka. Ganun po yun, eh. Ang itinuturo ni Wendell Talibong ng mga Depensor Katoliko, makademonyo,
ay tinutustusan nyo, nag-aabuloy kayo. Kasama po kayo sa impyerno. Sabi nga ni Kristo, ang bulag, pagka inakay ng kapwa bulag, mahuhulog sila sa isang ukay. Kasali po kayo dyan. Hindi nyo masasabing niloko lang kayo ni Talibong, lalo na po napapanood nyo. Talagang si Talibong ay niloloko kayo at yan ay napapatunayan ko. Huwag po tayong magbulag-bulagan. Iwanan nyo po ang Katoliko. Makinig po kayo sa Iglesia ni Kristo, suriin po ninyo, kahit di naman kayo pipilitin. Bueno, mga kapatid, hindi na natin pakahabain. Sana po mga kapatid ay patuloy nating i-share ito. No? Mag-subscribe tayo at i-share nyo ito. Lalong-lalo na po sa ating mga kamag-anak na Katoliko. Napakalinaw po nito na talagang itong mga Depensor Katoliko, talagang ang mga aral nito, makademonyo, hindi makadiyos, makademonyo. O Wendell Talibong, ha? Sana magbago ka na. Ano? Hindi na natin pakaabain, sana po ay samahan po ninyo ako na ipanalangin natin ang kapatid na Eduardo, ang ating tagapamahalang pangkalatan, na sana po patuloy siyang patnubayan ng Panginoong Diyos. Ako po muli, si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyo ng banal na halik. Maraming salamat po.